pasok kayo sa may Turbina. Ito kasi may bus na diretso sa Grand Terminal and then sa Batangas per jobs po. So galing po ito ng SM Crossing. So kung dyan kayo magdadrop off sa SM Crossing and then sa Turbina, sa may terminal po ng Beltranco, andun po yung pinaka-terminal nito, andun po sila naghihintay. So yung matagal nga lang po umalis kasi almost 1 hour kami almost 30 minutes bago siya umalis, pero okay lang kasi Via Calabarzo naman siya, so expressway na po yung dinaanan natin, so sigurado mabilis po ito. So umalis kami 8:03. So titingnan kung gano'ng kabilis yung biyahe simula dito. So galing pa naman po kasi ako ng Cavite, so ayaw kasi mag-ban kasi sobrang tagal umalis. Kaya sumakay muna ako pa Turbina and then dito ako bumaba sa, then dito ako sumakay sa Jobs papunta ng Batangas Pier. I'm not sure kung makakamura ko dito, tingnan ko po mamaya. So ang pamasahe mo is 143, so plus ba na 120 galing ng Palapala, so 263 lang siya. So katipid pa ako na 37 pesos kasi kung galing ka ng Palapala, ang ban po doon is 300 pesos papuntang Batangas Pier. Kung ayaw nyo mag-ban, ito yung the best. And then meron din pong option galing Palapala. Kung ayaw nyo talaga mag-ban, jeep po muna kayo papuntang GMA. And then may isa kayo po doon ng punta ng SM Crossing, so bababa kayo sa may Real and then saka ulit kayo ng jeep at Turbina. O kahit hindi na po, abangan nyo na lang yung bus dun kasi dun din naman ang dadaan, pero mas maganda talaga sa Turbina, so makakatibig ka pa ng another 40 pesos 45. O ilis mo yung jeep na pamasahe, so almost 30 lang, so plus 36 or 36. Halos 70 plus yung matitipid mo pag magbiyahe ka ng jeep simula Palapala hanggang crossing and then bus papunta ng Batangas Pier. So ayan, tagal ko nang dumadaan dito pero hindi ko po alam kung anong pangalan ng bundok na yan. So ulitin ko po, 8:03 po kami umalis ng Turbina. So video po ulit ako kapag malapit ako sa Malaktas exit kasi parang doon na po ata yung diretso nito. Yan, kalampas na pala kami, doon na pala kami sa Malaktas. So after 45 minutes, so lumabas na kami ng Malaktas exit. So ang unang stop nito is yung Angas Grand Terminal, so medyo malapit na yun dito, so ikot lang siya doon and then diretso na siya ng Batangas Pier. Dito naman sa Grand Terminal may lumang video ko dito. Dito naman yung mga sakay papuntang Lasagbo, Quezon, Lemery. Kompleto halos dito. Punta ng iba-ibang malalapit na bayan dito sa Batangas. So, jeep at saka mga modern jeepney. Nandito na po yun. Halos kompleto na sila dito. So I think ito na yun. Ito na po yung Grand Terminal. Ayan.
ito halos kasagsagan pa ng pandemic eh. Medyo matagal na yun. So ayan, nandyan yung mga bus. Dito umiikot yung mga jeep. Kung bababa kayo dito na yan, bababa na yun. Ngayon yung terminal ng mga jeep. Ayan yung mga pagpunta ng Cubao. Ayun, Cabo Camias. And then Mindia. So meron din mga alabang dyan. So alas kompleto na ngayon kasi tapos na yung pandemic. So ito naman Batman na to. Ito yung papunta ng Nasugbo. And then yung Supreme na yun. Ayun yung papunta ng Lucena. Ayun, papuntang Balangtas tong jeep na to. Ayun, Supreme bus. Ayan, papunta ng Lucena yan. So dadaan yan ng Rosario. And then bandang San Juan, and then diretso siya na I think Sarayaya, and then Lucena. Ito series na to, ewan ko kung pa probinsya to, pero alam ko pa Cubao. So yung biyahe dito, so 8:03 kami umalis doon, and then dumating dito 8:48. So 45 minutes plus 40 minutes galing ng Palapala. So 1 hour and 20 minutes plus 10 minutes siguro papunta ng Batangas. Pero so 1 hour and 30 minutes lang galing ng Palapala. Pero kung nagban kayo, mas mabilis siyempre. Kasi dire-diretso na siya. Ito nga lang ang ginawa ko, medyo matipid. So ayan po. Labas na po tayo ng diretso na tayo ng Batangas. Pero dito na po tayo sa diversion sa Palico, Balayan, Batangas Road. So paakyat na po tayo ng overpass. So diretso na siya ng pier. So dito sa ilalim nito ay yun yung nandiyan yung mga bus o mga jeep. So ito, andito na po tayo sa diversion. Ayan, papunta ng Batangas City po yan. Then sa kabila, yun yung papunta ng Babawan, San Pascual. Ito na yung paakyat ng pababa ng pier. Dito na po tayo. Papasok na tayo ng Batangas Pier. Ayan po. LTB. So yun na yung papunta. Makalalabas lang. Ayan, naglakad tayo pa loob kasi hindi makapasok yung bus kasi under renovation pa tayo yung terminal ng mga bus. Ayan, lakad lang. Ito na yung gate. So doon yung papasok yung mga van. Ayan, saka yung mga van. Ito na yung papasok. So dapat doon kami bababa. Ewan ko bakit. So ayun yung sakayan. So doon lang kami mababa. Ayaw ko bakit. So ito yung bagong terminal ng Batangas. Ito wala naman pagbabago. Ang katulad pa rin ng dati. Ang bagong kulay lang ha. Tikol na sa loob kung may pagbabago. Kasi yung nakaraan parang ganito din naman eh. Ito pa rin. Ito dati sarado. Ngayon bukas na. Ayan. Walang tao kasi
Hindi naman uwian niya yan. Ayan, medyo lumaki nga siya, oh. So ito yung malalaking barko sa Bukana. And then Montenegro Pascat, yan. And then try ko pumunta dun sa kabila. And then yung mabilis. So ito yung pinagbago. Kasi nung nakaraan wala pa to. Kaya pala sabi niya medyo lumaki siya. Ayan. Check natin kung anong oras. So ayan, Montenegro Supercut. And then Ocean Jet. Try natin. So ayan po, 11 yung kinuha kong ticket. 600 Pascat na siya. So 11. Gate 3 tayo pupunta. Medyo malaki na nga siya, oh. May tugo pa dito. Ewan ko kasi ng biyahe nito. Ah, Katiklan, Ruas. Medyuan, Tagbilaran, Cebu, Cagayan, Iloilo, Bacolod, Butuan. Ayan. Ito, sobrang laki na nga. Dati wala ito, eh. So hanggang dito lang sa may CR. May extension na siya. So ito yung dati. So dito ako papasok sa gate 3. Ang aga ko nga pong dumating dito, ang problema, dahil hindi naman uwian. Kunti lang yung pasahero. Ay, Abra de Ilog pala yung aalis ngayon. So maghihintay pa ako ng 1 hour and 30 minutes. Grabe. So tambay muna dito. Ang ganda sana kung matimingan mo na pagdating dito, eksakto paalis kahit Roro. Yung sa Roro kasi, 10:30. Ayan, sobrang bagal naman. Ayan, nagpascat na lang ako. Tapos magkano lang difference? 520, 600 sa pascat. So magpascat ka na. So ayan. Ayan yung kasunod nyo. Yung Starlight, paalis lang. Sayang, hindi ko naabutan. 8:30 siya umalis. So kasunod nung Starlight na kasunod, 10:30 na. Grabe, dalawang oras yung interval. Pero kung siso naman, madalas talaga yung alis nila. Pagdating alas, alis na agad. So, medyo malaki nga ito kasi pang inopen to sa kabila. Ayan, ang kabila na yan. Mahaba siya. Ang haba nga nyo, bagong gawa, pero hindi pa ino-open. Ito yung charging station. So dito ako pipisto para makapag-charge ako. So yan po, after 1 hour and 30 minutes, sasakay na rin ako ng Pascrap. So Ocean Jet siya, ampere niya is regular 600. So wala naman difference, eh. Alas disim lang naman yung upuan. So ayan po, ayan yung sasakyan ko na Pascrap. So kung may katanungan kayo regarding sa pagko-commute, ask nyo lang sa comment section and then try ko po kayo sagutin. Maraming salamat po.